itong coronavirus, parang dalawa yung binibigay niyang mensahe sa atin eh. Pahalagahan ng pamilya. Pangalawa, ang pananampalataya. Pananampalataya. Hello mga friends, kamusta po kayong lahat dyan? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan, masiglang pangatawan, malayo sa sakit, at naway, ligtas tayong lahat at kapiling natin yung mga mahal natin sa buhay. Mga friends, alam kong kumakalat ngayon yung sakit na coronavirus. At mostly lahat sa atin, home quarantine tayo. Pinapayuhan tayo ng ating gobyerno, ng ating mga leader, saan mang bansa. Sa Pilipinas, dito sa UAE, sa Spain, sa Italy, sa ang sulok ng mundo, sa Amerika, at sa kahit saan paman na merong coronavirus cases. Pinapayuhan tayo ng gobyerno na manatili sa bahay at keep safe. Kasi totally lockdown eh. Lockdown, sinara nila lahat, transportasyon, mga amusement park, mga cinema, lahat ng mga matataong lugar na pwedeng makahawa itong coronavirus, isinara. At totally hindi pinahintulutan na buksan para sa lahat. Naisip ko lang, bakit nga ba may coronavirus? Bakit dumating to? Or nagkaroon ng ganitong sakit? Imagine, hindi lang sa isang lugar to parang kumalat. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang dito sa UAE, hindi lang sa bansang Italy, hindi lang sa China, kundi buong mundo. As in, buong mundo siyang kumalat. Bakit kaya? Okay, bukod sa nagdulot ito ng sakit at nagdulot ito ng takot sa ating lahat, naisip niyo ba kung bakit nangyayari ito? O bakit nagkaroon itong coronavirus na ito? Ano bang mensahe nito sa mundo? Kasi naisip ko lang eh, bakit hindi lang to sa China? Bakit sa buong mundo siya umapekto at nagdulot siya ng takot sa iba't ibang parte ng bansa dito sa buong mundo? Anong mensahe nito? Anong mensahe nitong coronavirus na to? Lahat ng bansa, lockdown. Walang transportasyon, sarado lahat ng mga matataong lugar. Iisa lang ang binibigay niya mensahe. Manatili tayo sa bahay natin. Manatili tayo sa mga tahanan natin, kasama ang mga pamilya natin. Bakit? Ano bang meron sa bahay natin? Naisip ba niyo yun? Andun ng ating pamilya. 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 Para sa pagkakaintindi ko kung bakit may coronavirus, kasi tinuturuan niya tayo kung paano pahalagahan ang pamilya. Na kahit na ano pa mang meron sa labas ng tahanan natin, itong mga amusement park, itong mga cinema, itong mga diskuhan, itong mga pasyalan, ng mga malls, at kahit na yung trabaho natin, parang sinasabi ni coronavirus na kahit na ano pa man sa labas ng bahay nyo, sa labas ng tahanan nyo, lahat ng yun ay pansamantala lang. Lahat ng kaligayahan na idudulot ng mga, na idudulot sa panlabas, lahat ng yun ay pansamantala lang, kahit na yung trabaho natin. Kahit na yung pinagkakakitaan natin, pansamantala na lang, uuwi at uuwi tayo sa tahanan natin. Tahanan natin kung saan nandun yung mga magulang natin, nandun yung mga anak natin, mga kapatid,
lolo at lola, yung mga meron pang lolo at lola, kahit gaano ka kasaya sa labas, kasama ng mga kaibigan mo, na kahit gaano ka ka-famous paglabas mo ng bahay mo, na kahit gaano ka kayaman or kumikita ka ng milyong-milyon-milyon paglabas mo ng bahay mo, na kapag tinamaan ka ng coronavirus, best mag-isa ka lang. Mag-isa kang mamamatay. Mag-isa kang mamamatay. Mag-isa kang magsasuffer. Kahit gaano ka kasikat, billion, trillion yung subscribers mo, yung followers mo, pag tinamaan ka ng coronavirus, mag-isa ka lang. Walang magfa-follow sa'yo. Walang magsusubscribe sa'yo. Walang magla-like sa'yo. Hindi ka pupusuan, bes. Na kahit gaano ka kayaman or kumita ng milyon-milyon sa labas ng tahanan mo, hindi ka paglalamayan, hindi ka magkakaroon ng magarbong burol, hindi ka magkakaroon ng magandang lamayan, o hindi ka dadagsain kasi may coronavirus ka. Ito yung binibigay niya na mensahe, na kahit na ano paman sa mundo, walang higit pang mas mahalaga at mas importante sa pamilya. Sa pamilya na nagmamahal sa'yo at nag-aalaga sa'yo, nag-iibigay ng importansya sa'yo, na kahit ano ka paman sa labas ng tahanan mo, kung wala kang pamilya, kung wala ang mga pamilya mo sa tabi mo, hindi ka ligtas. Yung kayang kasikatan, yung kayamanan, wala yan. Sa loob ng pamilya yung mahalaga. Napakaswerte nyo nga eh. Kasi, yung mga nag-home quarantine, kasama nila yung mga pamilya nila ngayon, kasama nila yung mga nanay at tatay nila, kasama nila yung mga kapatid nila, yung mga anak nila, mga anak, asawa, lolo at lola, kami, ako, lalo pa ako, malayo ako sa pamilya ko. Nandito ako sa UAE, nagtatrabaho. Kahit gustong gusto kong umuwi, kahit na gustong gusto kong makapiling yung pamilya ko, hindi kasi, ano, wala eh. Cancel na lahat. Hindi na makapag-book ng flight. Hindi na makalabas ng bansa. Hindi na makapag-bakasyon. Kasi pinagbawal na, pinasara na. Muna pansamantala. Kayong mga kababayan, nakasama yung mga pamilya nyo, maswerte kayo. At inaalagaan nyo yung isa't isa. Kaming mga OFW, kahit gustong gusto naming umuwi, lalo na sa panahon ngayon, gusto naming makapiling yung mga pamilya namin, hindi namin magawa. Huli na. Nung lumala na tong COVID-19 na to. Yung mga supposed to be na magbabakasyon kayong buwan na to, wala na. Kasi malala na eh. Another thing na naisip ko kung bakit may coronavirus or ano ang mensahe pa nitong coronavirus. Diba ngayon malala na? Diba ngayon pinapatupad na yung total lockdown? Naisip ko lang. Nagdudulot to ng takot sa atin eh. Nagdudulot to ng takot na sana hindi ako dapuan ng ganitong sakit. Na sana
hindi dapuan ng ganitong sakit yung mga mahal ko sa buhay. Yung pamilya ko, yung nanay at tatay ko, kapatid ko, mga anak ko. Kapag natatakot tayo, anong ginagawa natin? Diba nagdadasal tayo? Sa panahon ngayong malala ng COVID-19 o coronavirus, nagdadasal na tayo. Pinapanalangin natin na sana itong sakit na to, hindi tayo magkaroon ng mahal natin sa buhay at higit sa lahat, matapos na. Hindi niyo ba naisip na baka ang mensahe nito is magbalik loob din sa Panginoon at manalangin? Itong coronavirus, nagbigay sa atin ng mensahe. Una, pahalagahan natin ang pamilya natin, at pangalawa, ang pananampalataya natin. Diba? Nung wala pang coronavirus, nagagawa ba natin kahit magpasalamat man lang sa Panginoon, sa Diyos? Magpasalamat man lang na pagising mo ng umaga. Lord, thank you. Ginising mo ako ngayon. Lord, thank you. Buhay ako. Malakas ako. Lord, thank you. Kasama ko yung pamilya ko. Aminin natin, karamihan sa atin, nung wala pang coronavirus, ni magpasalamat, hindi natin nagagawa. Dahil, excited tayong lumabas eh. Excited tayong gumora sa work natin eh. Pagising natin, oops! Late na ako. Ligo na ako. Kain na ako. Alis na ako. Traffic pa. Nagawa ba nating magpasalamat man lang? Kahit magpasalamat man lang sa Diyos, sa Panginoon, nagawa ba natin? Hindi. Kahit yung nanay mo na naghain sa'yo ng almusal mo, pinasalamatan mo ba? Hindi. Kahit na yung mga anak mo, pagising nila, ikaw lang hinihintay nila para makasabay makakumain, chinek mo ba sila? Hindi. Kasi, gusto mo nang lumabas. Mas gusto mo yung buhay sa labas na nagmamadali kang pumasok. Kasi nga, traffic. At higit pa man, hindi ka nagpasalamat sa Diyos sa bagong buhay na binigay sa'yo. Naisip ko lang, instead of mag-complain tayo, instead of sisihin natin yung mga leader natin, bakit hindi natin isipin yung mensaheng dulot nito? Sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Ako ah, hindi ako eksperto sa mga Bible or sa Biblia or sa Quran or sa kahit na ano pa mang aklat ng mga pananampalataya. Pero para sa akin, para sa paniniwala ko, yung sinasabi ng puso ko, para sa akin, parang nilagay ito ni Lord eh. Hindi lang sa isang lugar. Hindi lang sa lugar ng mga Muslim. Hindi lang sa lugar ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, ng mga Hindu, sa buong mundo, kahit na ano pa mga reliyon. Para sa akin, parang binigay ito ni Lord o nilagay ito ng Diyos sa mundo para subukan tayong lahat. Para tingnan niya kung ano yung mahalaga para sa atin. Para subukan niya yung pananampalataya natin. Naisip niyo ba yun? Nagkaroon ako ng realization. Kaya, yung coronavirus, kung ano man yung mensaheng dulot niya sa buong mundo, para sa akin, napakaganda ng mensahe niya. Sa kabila ng sakit na dulot niya,
sa kabila ng takot na binigay niya sa buong mundo. Naisip ko na lang, may mensahe siyang dala para sa atin. Yun lang, sana maisip niyo din. Ngayong nandyan tayo o kapiling niyo yung mahal niyo sa buhay, naka-home quarantine kayo, ito na yung chance natin eh, na ipakita natin o ipadama natin sa mga mahal natin sa buhay kung gano'n natin sila kamahal. Nung gano'n yung inaalagaan yung isa't isa. Kung paano ka inalagaan ng magulang mo at pabalik ng anak mo sa'yo, yung may mga anak na at mga kapatid mo, nang walang ibang tutulong sa'yo, nang walang ibang magmamahal sa'yo ng totoo at tatanggap sa'yo, kundi ang pamilya mo. At higit pa man, ang pamilyang sama-sama at sama-samang nagpapasalamat, nagdadasal. Isang napakatibay na pamilya. Kaya, sana hiling ko lang at hiling ng bawat isa sa atin matapos na tong dilema na to, matapos na tong pagsubok na to. Ilan pa ba sa atin na makaka-realize? Makaka-realize na ito pala yung mensahe niya. Hindi ko lang alam sa inyo, pero ito yung pagkakaunawa ko. Sana kayo rin.